Hoy sa mga kasayan, dito ulit tayo sa ano? Site, sa gym. So yan, para sa mga hindi pa nakakaalam, pre-selling start na tayo ngayon. Nagkakapit tayo ng tarp, so baka maglagay na rin ng content dito para sa mga hindi nakapollow sa page natin na dito sa nakatira sa area. At least makikita nila, di ba? So yan, tuloy-tuloy na yung movement natin. Kung gusto yung mag-inquire sa Facebook, pwede. Actually, ito gusto ko lang sabihin kasi ang daming questions. Yung sa pre-selling natin, ang details doon, for example, kunyari, nag-avail kayo ngayon, hindi ibig sabihin pag nag-open na kami, mag-start na agad yun. So kung kailan man yung, kunyari, nag-avail kayo pre-selling, kung kailan man kayo magpupunta, dun lang mag-start yun, okay? Kasama pa lang naman natin ngayon si ano eh, si Bea. Si Bea, ayun si Bea. Marami nagkakakrush kay Bea. Pero sa mga hindi nakakaalam, take na si Bea, ha? Kasi mamaya, hindi na pagpasukin sa atin si Bea ni, ano, eh, ni Romel eh. Tapos si Kuya Ronald, ang napakabait na owner ng building. Ito ang boss natin. Kaya, hindi, sobrang bait ni Kuya Ronald. Kaya ano, abangan nyo kasi pagka nahilig din mag-gym si Kuya Ronald, gagawin din natin Uncle Tutoy transformation ito. Ayan, actually sobrang na-inlove na talaga kami sa place kasi ang ganda lalo na dun sa taas. Mahangin, kumbaga nakaka-relax talaga. Malapit na tayo sa Dahlia. Eh, alam nyo naman yung Dahlia, sobrang commercial yung area. Ang daming kainan, ang daming lahat. Alos lahat nandiyan eh. Kaya sila Ming din medyo na-inlove din talaga dito sa place. Nag-decide na rin sila na dito tumira. Actually matagal na, di ba? Halos kami lahat tumipa dito sa Fairview. Ayun, share ko lang. Basta pag nakita nyo itong 8 post, shoutout yung 8 post. Shoutout. Pag nakita nyo yung 8 post, ibig sabihin, ito na yung place natin. So pag nakita nyo itong 8 post, ayun yung kapitbahay natin dito. So kunyari, meron din kayong pets yan. Dali nyo lang dito. Diba? Sabi, tapos may dentist din doon, tapos merong review center, madami. Yung landmark dito sa ano, sa KSY, pag galing naman kayong Commonwealth, is pag nag-turn right kayo sa Camaro, makikita nyo yung Dentios. Para sa mga area alam nila, ay Dentios tuloy. Juanitos, makikita nyo Juanitos, okay? Ano Rich, inquire kaya tayo, no? Hindi, nakikita ko rin kasi marami silang ano, customers talaga. So parang medyo, sabi ni Kuya Ronald, sobrang marami daw sinerte dito sa building na to eh, diba? Kaso, Rich, magkakasya ba si Sain dyan? Baka dito na lang din ako bumili ng dog food. Ma'am, okay na po magtanong? Magkano po pag, ano, Doberman? Pag Doberman po, 1.5 po yung size niya. Ah, depende, nakadepende po? Yes po, depende po sa size. Pag ganito po. No joke. Ano po, babalik po ako dito this week. Okay, pasigil pa. Pasok pa, ha? Thank you po. Ang ina, si Rich namumula. Mukhang crush si Richmond yung ano eh. Baka crush niya ako. Yan ang gusto ko sa'yo, Richmond. Tapos ito, para sa ano rin, sa landmark nyo, makikita nyo rin katabi nito sa Samaka Village. Tabi daw ba ng Samaka, di ba? Oo. So yun lang, sige. Tutor ko kayo sa taas kung ano na yung progress ng gym natin. Actually, medyo wala pa naman masyadong nagbago, pero nag-start na tayo mag-paint, ha? Shoot kanina umulan kasi paano pumunta sa gym na to. Okay, gym tayo ulit tayo siyempre with Stanley. Isang araw lang pagitan nito dun sa previous vlog napanood nyo. So ngayon dito tayo sa may around sa Fairview, dito sa may ano street ba to? Basta paggaling ka ng SM Fairview, and ito yung medyo tago siya na gym. Hindi siya tago eh, no? Highway. Highway din naman siya. Pero ayan, kami lang tao dito. Wala nga rin bantay eh. Ay, gabi, baka mapanood ng may-ari, mapagalitin ng bantay, no? Oo, wag na. Hindi, baka kumain lang sa baba. So, umakit kami. Ayan, medyo maganda yung place. Back day tayo ngayon. Sabay natin sa Stanley, okay? Tara. Shoutout sa gym na to. Ayan, MB Fitness. And shoutout kay... Nakalimutan ko, basta kay Sir, kanina, may namita ko sa baba. Binati niya tayo, tsaka nagpa-picture. Tapos nag-gym pala siya sa may Fitworks. And soon pumunta tayo sa Fitworks, baka last week of June or first week of July. Ayan, shoutout sa dalawang owner nung, ay mag-asawang owner nung ano, Fitworks. Sobrang bait nila. Pumunta tayo doon, gym tayo, tapos lalagay tayo ng treadmill doon, okay? Kita-kita tayo doon soon. Malakas magpaksistan? O humina lang ako? Dali, strong point ko kasi yung back eh. Sa workout. Main ako sa push. Ganun na. Chips. Last one. Last. Full range ah. Yes, sir. Enough.
galing mag-execute ni Stan ng lat pull. Common mistake. Ay, common mistake. Bumalik. Hindi, common mistake kasi pag nagbaba kayo. For example, nasa isip lang kasi natin ihilahin. Ngayon, pag nahila na natin, pag binabalik na natin, ang iniisip lang natin, itong bar, mabalik lang natin doon. So, ang nangyayari, yung shoulders natin, nire-release nyo rin minsan agad. Gets? Which is dapat? Hayaan nyo muna yung lats, mag-stretch. Stretch. Then, saan nyo lang pull rin. Gets mo, Rich? Yup. Wala lang, share lang. Tapos, for example, sa warm-up set nyo, sobrang ramdam nyo na talaga yung muscle na minag-workout nyo. Then, bigla nag-add kayo ng weight. Dun sa weight na, sa working set na yun, dapat, ang mindset nyo, wag yung makarami kayo ng reps. Like, for example, syempre, group training, marami nanonood. Laging, iisipin nyo, every rep, di ba, hindi ka makarami, basta every rep, napipil mo kagaya ng warm-up set. Gets? Kasi, yung point nga dun is, kunyari, pag-aayon, nagpa-feel na feel mo na siya, ang technique doon, dadagdagan mo siya para mas mataas yung intensity, syempre mas mabigat eh. Pero kapag iniba mo yung technique mo, iniba mo yung form mo, hindi mo masyado, hindi siya katulad nung ano mo, first two sets mo na sobrang quality yung form mo at saka technique mo. So parang medyo magiging walang sense din yung pag-add mo ng weight. So yun, kaya huwag kayo mag-focus lagi doon sa ramen. Na, pero hindi ko sinabi na siyempre doon naman papasok yung rep ranges, di ba? Para sa makapintayan ng muscle. Siyempre huwag naman yung mga 2 reps, ganyan. So mag-add lang kayo ng weight kung alam mo na kaya nyo i-reach yung 8 sets. Kaya nga nandun yung warm-up sets eh. So warm-up sets pa lang, medyo mag-engage mo na kung ilan yung kaya mo i-add. Tapos na tayo mag-workout, wala pa rin yung bantay. Oo nga, no. Matapos namin mag-workout, wala pa rin yung bantay. Hello po, ma'am. Ay, mga kasayan, ha. Sakto, medyo patapos na tayo ng workout. Nagtataka tayo pala kanina. Bakit walang tao? Dumating na si Sir Choi. Siya pala yung owner nitong gym na to. MMB? MB Fitness Gym. Ano pala to kasi? Paminsan, Honesty Gym. Ayan, kunyari, mag-gym kayo. Kung hindi kayo honest, huwag kayo magbayad. Pero syempre, pangit yun, di ba? Sipin nyo, kapaganda kayo ng katawan, tapos sa ibang bagay, hindi okay. Yan siya talaga. Baka naman kunin. Kaya mag-gym, kunin lang. Wala pa naman. Wala. Sinusuklihan nila yung sarili nila. Kahit isang beses, wala bang nangyari? Wala. Pag kinupit mo yung ano, yung daily, tsaka yung members. Sakto talaga. Grabe. Ibig sabihin, ganda ng community nito. Kaso lang, ang masama dito, may mga makakapanood. Hindi ko sinasabi ikaw yun ha, pero syempre pangit naman yung ganun. Marami kasing CCTV dito eh. Oh. Pag ginawa mo, makikita na ng mukha mo. Ipapost ka na lang. Oh, tapos isi-share pa sa akin ni Sir Choi kasi imagine, before walang nangyayaring nakawan, tapos after mag-vlog tayo, biglang may mangyayari, di ba? Sabihin ni Sir Choi, Sir Ken, simula po nung nag-vlog po kayo dito, maraming pumunta na ano, hindi honest. Hindi, joke. Hindi, grabe sir ha, naisip mo yung ano, honest gym ha? Kasi wala talaga ang bansay dito. Ayun, nung tinry ko lang naman maglagay ng panukulay, tsaka nag-work naman siya. So, tsaka basta may panukulay ka lang. Kasi yung tubig, sila na rin nagkakaano yung lahat. Ganda nga eh, parang ano siya eh, no? Parang, tawag ito, dream home gym ng lahat. Di ba yung parang anytime pumunta ka, parang feeling mo nasa bahay ka lang. Oo, ganun. Grabe solid. Buti naisip mo yun, sir. Sayang, dumating ka na. May pang ano na sana kami, ramen. May pang ramen sa baba, no?
Hindi, biro lang. Grabe, sir, ha? Nice meeting you po. Nagulat ako sa idol, ha? Napadayo ka dito. Si Stan, si Stanley, dito po siya nag-gym daw before. Itong VR natin sa VR. VR. Kayo rin po ba yun? Or? Hindi. Sana nung pandemic kasi, nabutan sila ng mga naka-close lot. Tapos ikaw na lang parang nag-takeover ng place. Nung nakita namin na for rent na siya, nag-takeover kami. Ilang years na? Ito, kami. Ano pa lang, mag-1 year pa lang sa July 5. Solid, ha? No. So ibig sabihin walang membership dito kasi po ano eh. Meron siyang membership. Ito yung mga ano natin. Ay ito lang. Oh yeah, share mo rin. Yeah. So ito. Nakaano na rin naman siya eh. Baka parang naka-ipon na siya ng client. So, kaya okay naman. Oo, madalas. Iniiwan na lang nila dyan. Tapos nagme-message sa page na. So ito yun. Nag-brand yun na ako. Ibig sabihin kasi yung mga members dito, honest din talaga, no? Oo. Honest talaga. Tsaka yung place, ito mo nung bumabalik mag-isa natin. Sabagay, actually, wala naman masasamang tao sa gym, eh, no? Meron yung nagkukunwaring nag-gym lang. Yun talaga, minsan. Kasi marami rin talagang nananakawan sa gym, eh. Di ba, Rich? Buti nga, hindi nananakawan yung mga ano, sir. Kahit mo. Kasi pukunin ko yung mga bike tsaka yung speakers. Yung binigyan ng idea, eh, no, Rich? Binigyan ng idea, eh, no? CCTV naman. Oo, CCTV naman. Eh, meron pala, Stan. Balik mo na yung kinuha mo. Sir, ano pa? Grabe, ha? At least, dumating po kayo. Buti, nakadayo kayo. Actually, kanina, ina-expect ko na po na mag-iwan na lang talaga kami ng pera. Kasi nga, walang tao, di ba, Rich? Eh, biglang dumating si Sir, at least, na-share niya sa atin. Nag-ganun pala talaga sistema dito. Ito mga kasayan, ha? Clear ko lang din sa inyo. Hindi tayo nag-gym dayo ngayon para mangagaw ng mga clients. Kanyan. Kasi baka mamaya maisip nyo rin eh. Ano talaga? Wala lang din talaga ang mapag-gyman talaga ngayon. And gusto ko talaga ibalik yung dating ginagawa natin nung wala pa yung KSY. Di ba gym dayo naman tayo nung before pandemic? So, ayun, masaya. Kaya nga, may one time na nag-gym ako dun sa may ano, hardcore gym. Nakalimutan ko ito, so ko ginawa ko, binaligtad ko na lang, diba? Kasi sobrang lapit eh. Doon ngayon, hindi ko binaligtad kasi ito malayo naman ito, no, Ridge? Eh, nakatawa, sobrang bait nila, sir. Nakatawa. Eh, nakapagkwentuhan kami, marami kami kwentuhan. Kaya shoutout sa MB Fitness Gym. Ito malapit sa may, ano, sobrang lapit sa may SM Fairview. Saan, tapos tayo mag-workout. Yun, shoutout ulit sa MB Gym yan. So, nakakatuwa. Pwede ba alis ka muna, sir, para ma-feel namin yung honesty payment? Hindi, joke lang. Hindi, grabe, sobra solid dito. First time ko lang nakita yung honesty gym. Pwede kaya natin gawin sa atin yun? Hindi. Hindi pwede. Bakit? Wala lang. Parang sinasabi mo yung mga client, Hindi. Mawawalan ng work sila, Bea. Yun naman. Pero grabe, sobrang solid nung style. Kaya yan, kung malapit na kayo sa area, try nyo na itong gym na to. Paano pag wala silang pera that day? Pwede ba kayo ng bukasan? Pwede to. Biglang bumalik, biglang tag dito nakita ni, nagbayad lang, hindi na nag-gym, yun pala yung bayad kahapon, no? Dami ko sinasabi. Sir, thank you po, ah. Ay, nice meeting you. Tapos more blessings sa, sa business, gym business natin. Good luck sa bago mo. Nakakatuwa na nakakausap ako ng mga ibang gym owners. Kasi yung sinasabi ko nga kanina kay sir, kahit na yung gyms, basta hindi sobrang lapit sa'yo, parang hindi mo naman din siya kalaban. Mas maganda nga yung ganito. Baka magplano ako na next year, yung mga gym owners dito sa Fairview, kausapin natin magpa-competition tayo pang mga Fairview lang, no? Tapos next, Quezon City, no? Lahat na pinasok, eh, no? So yun lang naman, basta tandaan nyo, always stay hungry, stay humble, tsaka siyempre, be legendary. Abangan nyo yung KSYN. And yan, pag di pa kayo nakakapunta dito sa gym na to, pati dun sa mga previews na pinunta natin ng gyms, yan, dalawin nyo na, okay? Sign out.
Shoutout talaga kay Sir kasi isipin mo, hindi niya tayo pinagbabayad. Normal naman yun. Lagi talaga natin nararanasan yung ganun. Pero sabi ko nga sa inyo, for example, kahit na tayo nag-gym tayo, dapat support natin yung gym, di ba? Hindi naman, buti sana kung nag-usap kami ni Sir ng, kunyari, pinapunta niya ako sa gym niya, sobrang layo niya, tapos parang humingi ako ng fee. Doon, okay yun na hindi ako magbayad kasi pumunta ako doon ng, di ba? Pero hindi naman natin ginagawa yun, so kailangan support natin. So, at least mag-feel natin yung honesty gym, no? Ano ba, Rich? Ganito kasi yun, eh. Di ba, magka-idea sila, Richmond. Baka biglang may pumunta talaga dito, napi-feel ko. No? Tingin mo, Stan? Yung mga klase ko dyan, mag-gym kayo dito. Kaya magnanakaw, ah. Hindi, sa mga magbintang. Yan, sir, ha? Thank you po, ah. Thank you po. Oo po, thank you. Basta ako nagbayad, si Richmond hindi.